Iingin mo ang Panginoon, nakitagin ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Kanya ang langit at lupa, kanya ang araw at buwan, nilikha niya ang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, buhiin ang kanyang ngalan. Lahat ng nilikha niya ay mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kalooban manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos. Sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop, sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ko kayong makausap tulad na ginawa ko sa mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay ayon sa laman, mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Binigyan ko kayo ng gatas, hindi matigas na pagkain, sapagkat ito'y hindi pa ninyo kaya. At hindi pa ninyo kaya hanggang ngayon, sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Mayroon pa kayong inggitan at alitan, at iya'y nagpapakilalang makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Kapag sinasabi ng isa'y ako kay Pablo at ng iba ako'y kay Apollos, hindi ba tanda iyan na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman? Sapagkat sino si Apollos at sino si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinakasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Ginawa ng bawat isa ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon.
Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig. Ngunit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtanim ni ang nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos na siyang nagpapatubo at nagpapalago. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay kapwa manggagawa lamang at bawat isa'y tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagpapagal. Kami parehong manggagawa ng Diyos at kayo ang bukirin niya. Kayo rin ang gusali ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang ampuon ang Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Magmula sa langit, kanyang minamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Nagmamasid siya at namamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Ang isip niya sa kanya'y nagmula, walang nalilingid sa kanilang gawa. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating bansa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalan nating at katulong. Dahil sa Kanya kami natutuwa, sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Tumayo na po tayo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa duka ay magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyena ni Simon. Kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat at nawala nga ito. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita, sapagkat nakilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-umaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na puok.
hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapang huwag munang umalis. Subalit sinabi niya, dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin. At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tunay nga po na ang Diyos ay makapangyarihan at walang makapananaig na anumang pwersa ng kasamaan sa kapangyarihan ng Diyos. Sa katapusan, palaging ang Diyos ang mananalo laban sa kasamaan. Laging ang Diyos ang mananaig. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, natunghaya natin kung paano nanaig ang Diyos, kung paano nanaig si Jesus laban sa kasamaan, laban sa demonyo. Isa nga rito ay ang ating narinig na kung saan nagpagaling si Jesus. Nagpagaling si Jesus una sa biyanan ni Simon. Alam niyo po ang ating pwede nating makita dito. Sa bahagi ng ebanghelyo nakalagay, noong gumaling na yung biyena ni Simon, noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Mga kapatid, when we receive healing from the Lord, our next step is to serve the Lord. Kapag tayo nakaramdam ng pagpapagaling mula sa ating Panginoon, nawa ang ating maging susunod na hakbang ay ano, maglingkod sa Kanya, magpasalamat sa Kanya. At naniniwala po ako na ito ang dahilan kaya po patuloy ang ating devotion dito. Kahit na umuulan, kahit na bumabagyo, magpapasalamat at maglilingkod sa ating Panginoon. Yan po ang tunay na deboto. Sa kabila ng lahat, maglilingkod sa Diyos. Pangalawa, mga kapatid, natunghayan din po natin dito na noong palubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ang pangalawang punto, mga kapatid, mahalaga na ang mga kaibigan at kasama mo, dinadala ka kay Jesus. Kaya nga, mga kapatid, sino ba ang mga kaibigan natin? Sino ba yung mga kasama natin? Mahalaga sigurong pagnilayan, dinadala ba ako ng aking mga kasama kay Jesus? At sa kabilang bahagi naman, pwede natin ding tanungin, bilang isang kaibigan, bilang isang kasama, dinadala ko ba ang aking kaibigan patungo kay Jesus? Kapag dinadala ka ng kaibigan mo sa masasamang bisyo, hindi kaibigan, hindi kasama. Kapag ikaw ay dinadala sa masasamang gawain, hindi kasama. Nakalagay po dito, dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus ang lahat ng may sakit. At anong ginawa ni Jesus? Ipinatong niya ang kanyang kamay at pinagaling sila. Mga kapatid, anuman po ang ating mga karamdaman, ang iba sa atin, hindi lang naman po karamdaman physically. Ang iba sa atin, maraming mga problema, hindi lamang physical, hindi lamang financial, hindi lamang mental, relational, sa trabaho, at sa iba pang mga aspeto ng buhay, sa pag-aaral, sa pamilya. Subalit ang panawagan sa atin ni Jesus,
dalhin mo ang lahat ng ito sa akin. Ilapit mo. At tanging si Jesus ang pwedeng magpagaling anuman yung ating karamdaman. Pwede po natin pagnilayan, mga kapatid, sa lahat ng ito, yung pagpapakita ng awa at pagmamahal ng Diyos. Sapagkat si Jesus, hindi niya tinalikuran ang mga nangangailangan ng kanyang tulong. Bagkos, may pusong bukas si Jesus sa mga nagsusumamo sa kanya. Bukas ang puso. At ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang magdala ng kagalingan at kaluwagan sa kanilang buhay. Kaya't dito papasok ang ikatlong punto ng pagninilay. Paano mo ginagamit ang kapangyarihang ibinigay sa iyo ng Panginoon? Ito ba ay upang makapagpagaling at makatulong sa iba? O ginagamit mo ito sa pansarili mo lamang? So mga kapatid, ito po ang ating mga punto ng pagninilay sa umagang ito. Una, mga kapatid, pagkatapos na tayo ay makatanggap ng biyaya at pagpapagaling kay Jesus, tayo iniimbita maglingkod. So unang punto, maglingkod. Pangalawang punto, ang tunay na kasama dapat dinadala kay Jesus ang kapwa. So dalhin kay Jesus, maglingkod, dalhin kay Jesus ang iba. At pangatlo nga, mga kapatid, gamitin ng wasto ang biyaya na bigay sa iyo. Amen. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, katulad ng mga taong nagdala kay Jesus ng lahat ng may sakit o sinasapian ng demonyo, dalhin natin sa ating makalangit na Ama ang lahat ng mga taong puspos ng paghihirap, pagkalumbay at nangangailangan ng mapagpagaling na pagmamahal. Ang ating itutugon, banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Ang simbahan, naway mapalaya ang mga tao sa anumang hadlang upang maipahayag ang ebanghelyo sa mga lalaki at babae sa ating panahon. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Ang nagugutom na daigdig, lalo na ang mga hindi makatarungan pinagkaitan ng pagkain, damit o kalayaan, naway busugin ng Panginoon ng pag-asa at kalakasan. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Ang mga nagdurusa sa pag-aalala at pagkahabahala, naway makatagpo kay Kristo ng sandigan bilang daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Ang mga nagdurusa dahil sa pagkakasakit at may mabigat na pasanin sa buhay, naway makita ang higit na kahulugan ng kanilang buhay sa pagsubok ng kanilang hinaharap. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Ang mga yumao at nagdadalamhati, naway magkaroon ng pag-asa sa muling pagkabuhay ni Jesus. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Mga pangyarihang Ama, bantayan mo ang iyong pamilya. Iligtas sa tarugain kami sapagkat nasa iyo ang lahat ng aming pag-asa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Kung pinapayatala na muna sa'yo, muling iahain sa kabutihan mo,
tanggapin alay sa iyo. Pasasalamat ang puso. Pasasalamat ng puso. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin igaluga ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya ay iwas tong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli ka niyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa.
at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na inalang Diyos, na kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panalampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Thank you.
mo'y salawit pa'yo. Ang palind ang aking diwa ay sa'yo babayang masipayo. Ikaw ang buntong ina ng buhay, dulot kapayapaan pag Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, ingit mo'y sangkawit pag announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating Healing Mass and Service bukas, September 5, 2024, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Mga kadeboto, atin pong suportahan ng mga opisyal na social media accounts ng Quiapo Church. Halina't ilike at mag-subscribe sa mga opisyal na social media accounts ng ating parokya. Tingnan mabuti ang profile name at pictures ng bawat social media accounts. Facebook account, YouTube account, Instagram account, Threads account, XO Twitter account, at TikTok account. Maging mapanuri po at mag-ingat sa mga peke at mapanglinlang na social media accounts, lalo na sa YouTube, kung saan pinapalabas ang mga lumang videos ng ating misa o galing sa iba pang simbahan. Ipalaganap natin ang mga opisyal na social media accounts ng Quiapo Church. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang, ang labasan lang lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling na lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba
panamin. Pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay salisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuluwalhati pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuluwalhati pa namin.